Ayan po mga kasambahay, bumili na po ako ng 3 kilong asin para po mamaya pong gabi ako po i-estimate ng aking tatay. Makita po ninyo yung actual na video kung paano po yung pag-estima at pati na rin po yung solo na ayon po sa request po ng marami yung solo ng pag-estima, lalo na po doon sa pagka tayo po ay suspected doon sa sakit na COVID-19. Ganito po ang sukat sa kaldero noong tubig, 4 pulgada, doon sa pinakabunganga nito ang ating kalderong malaki na gagamitin po sa pag-i-steam. Kaya doon po sa ating mga kababayan ay ganyan po ang sukat na maganda sapagkat lalagyan pa po natin yung 3 kilong asin, kaya medyo dadami itong ating tubig na ito. Ito na po mga kasambahay po ang ating pong gagamitin sa ating pag-i-steam ng solo. Meron po tayo rito ang tawel o maliit po na bimpo. Kailangan po natin yan pagkatapos ng steam ay gagamitin natin itong pambunas. At meron rin po tayong kumot. Ayan. Kahit anong klaseng kumot, basta po malaki para po mataklo po ang lahat ng ating paa para wala pong sumingaw. At yun din naman, kailangan po nitong ating pang-ipit ng damit. At alam ko po, meron rin po kayo niyan, lalo na po yung mga kababaihan. Saan po ba natin gagamitin yan? Pakikita ko po sa inyo kung ano po ang gamit ito mamaya. Ganyan din naman po itong ating jacket. Pagkatapos po natin ng steam, agad po tayo ay magja-jacket pag punas po ng ating katawan. Kailangan din po natin ng jogging pants or pantalon para po doon sa ating pangsusuot po nito after po ng ating steam. Siyempre, hindi rin po mawawala ito pong ating brief. Dahil sa ating pag-i-steam, babasa po lahat yan pati yung ating brief. Kaya kailangan po natin ng pamalit. At siyempre, kailangan din po natin ng damit o sando o ano man na damit na po pwede natin na pang-cover para pansusun doon sa ating jacket. At hindi rin po nawawala itong ating asin. Ito po ay mahalaga pong sangkap. Ito po yung formula na kung saan po ay gumaganda po ang ating pakiramdam at gumiginhawa ang ating pong katawan. Kumukulong na po mga kasambahay, ito pong ating malaking kaldero. Eto, pagkatapos po makita natin ang pagkulo, siyempre, at tanggalin po natin itong ating taki para po ilagay itong ating asin. Katanya nyo po kung gaano po ang init po ng ating asin. Ito po ay 3 kilong asin. Alam nyo mga kasambahay, mura lang po ang asin. Dati, ang kilo po ng asin ay 10 piso. Ngayon, 20 pesos mula po noong magkaroon po tayo ng steam po na ganyan. Kaya panawagan po natin sa mag-aasin, huwag naman po natin doblehin ang presyo. Kung po kasi yan po ay kailangan ng tao, sinasamantala ng iba. Kundi bagkos, para makatulong po tayo sa ating mga kababayan, huwag nang taasan po yung asin. Mas maganda, gumawa po ng gumawa ng maraming asin. Ito po. Ilalagay po natin lahat ito. Sa halagang 24 pesos o 64 pesos mga kasambahay, huwag na po natin tipirin dahil ang dulot naman po nito ginhawa ng ating katawan. Pero po kasi mga nagko-comment, pwede ba ika 1 kilo? Pwede ba ika 2 kilo? Huwag po natin bawasan po ang formula. At kung advice po namin, maganda po itong ating malaking kaldero gamitin. Okay, yung malaking kaserola kung totaling walang-wala talaga. Aha. Ngayon, kung talagang kayo po ay isang rice cooker lang, wag po tayong aasa na magiging medyo maganda po ang dulot nito sa ating katawan. Medyo bawas po yan. Kaya mintres po lumalaki po itong ating steaman, lalo mas maganda po sa ating katawan. After po natin mailagay po ang ating asin, hayaan po muna natin kumulo sapagkat kasi yan po ay sisingaw. Habang hinihindi po natin mga kababayan po yung pagkulo po ng ating tubig na mayroong kasama pong asin, ito, hinanda na po natin itong ating kakailanganin, ang ating pong kumot at pagkulubong. Siyempre ito, kailangan ay halos magkakadikit na. Kung kasi tayo solo, siyempre tayo na po mismo ang aabot sa ating sarili ng ating mga pangangailangan para hindi na tayo lumabas doon po sa kumot. Kaya lahat ng mga magkakalapit, lahat ng gamit, dikit na po natin. Kasi pag lumabas ka, mapapasma ka. Take note po sa ating mga kasambahay, sa ating mga kababayan, masilang po itong ating steam na ito, pero maganda po sa ating katawan. Basta susunod lang po tayo sa instruction. Ito na po mga kababayan, kumukulo na po itong ating pong asin, tubig, kaya ready na po tayo mag-steam. Ngayon po mga kasambahay, ang oras po natin ay 7:30.
ng gabi. Ito po, lalagay po natin itong ating bangko dito po sa gitna po ng ating kaldero. Mag-umpisa na po tayo ng ating pong pag-i-steam. Kailangan po tayo po ay nakahubad. Kung maaari, yung ating relo, aalisin po natin. Dahil ito po ay nakakasagabal din ito sa ating pag-i-steam. Kung meron po kayong alahas, alisin nyo po muna ang alahas po ninyo. Tapos, meron po tayo nitong pang-ipit. Ayun, gagamitin po natin dito sa ating kumot. Magtatalubong po tayo. Okay. Ngayon po, para po ay maging maganda po ang ating pag-i-steam, iipitan po natin yung ilalim ng ating kumot. Kaya po meron tayong pang-ipit. Para hindi po siya bumukas. Kaya yun po ang ating habang tayo po ay nakasalang, kailangan natin, kung tayo ay solo, dapat na maganda ang ating pang-ipit. Okay na po mga kababayan, nakita na po natin po pong pag-iipit. Ngayon po, medyo nakikita nyo po ng konti yung aking paa, pero mas paganda po ay nakalubog po yung kumot po doon sa yung ating paa na hindi rin po makita. Kumbaga, talaga pong taklog. Kaya lang para po makita po ninyo. Uunti-unti po natin ngayon bubuksan po yung ating kaldero ayon po doon sa kakayanan po ninyong tiisin ng init. Pag sumisingaw na po yung init, tatantsahin po ninyo mga kababayan yung kaya po nating tiisin. Pagka po nahihirapan po kayong huminga mga kasambahay, pwede nyo pong unti-unti po ilabas po ang inyong pong ilong. Tapos, pagkaya nyo na po uli, pasok po natin uli. Ayan po mga kasambahay po, yung actual na video po noong pagsingaw po ng ating kaldero. Mainit po yan. Kaya po, doon po sa mga mag-i-steam, ingat po kayo doon sa kaldero. Baka naman po kayo mapasok. Kaya, gawin po nating maingat. Yan, mayroon po siyang maliit po na singaw. Pag yan po ay huminto po ang singaw po niya, a-adjust po natin uli na pabukas yung kaya po natin tagalan. Ganyan po ang may experience po natin dito sa ating pong pag-scream. Kasi ito sa steam po natin na talagang lalabas po ang pawis po natin. Kaya doon po sa mga mayroong lamig, mayroong pong pasma, sa mayroong pong hika, ay maganda po itong ating steam na ito. Hindi po namin ito i-recommenda mga kababayan kung ikasasama dahil kami po mismo sumubok po nito bago po namin sabihin ito sa ating mga kababayan. Dahil kung ito po ay masama, ako na kami na po mismo ang unang machuchugi. Kaya huwag po kayo mag-alala dito po sa steam po natin ginagawa. Sapagkat ang ating layon, labanan po natin ang COVID-19, ang virus na hindi po natin nakikita na yan po ay traitor. Pag yan po ay dumapo sa atin, meron na po tayong idea para gawin ang panlunas. Bago dumating sa inyo ang testing kit at maghihintay ka ng matagal, ito na po ang gawin nating pinaka first aid. Okay. Ayan po mga kasambahay, after po ng 10 minutes, ganyan na po karami po ang aking pawis. Naliligo na po ang aking katawan ng pawis. Kaya yung lahat po ng mga toxic po natin sa ating pong katawan, yung radiation, kung tayo mga mahilig sa mga gadget, maaalis po yan sa pamamagitan na ito pong ating steam na pinakuluan tubig na mayroong kasamang asin. Ayan po mga kasambahay, naliligo na po ako sa aking sariling pawis. Ganyan po mga kababayan po ang pag-steam. Tiisin lang po natin yung init. Nandaan po natin, una po ay samahan po natin ng panalangin po sa Diyos. Sapagkat yan po ang ating panlaban po sa COVID-19 at siyempre para po gumana po ang ating mga sundalo sa ating katawan. Kung meron po tayong sintomas, yung ating antibodies ang lalaban sa pamamagitan po nito. Kaya sa pamamagitan na tayo po ay nagpapawis na ganyan,
inilalabas po ng pawis po natin yung maaaring virus o bacteria sa ating katawan. Doon po sa ating mga kababayan po na nag-i-steam, hayaan nyo lang po ninyong tumulo po ng tumulo po ang pawis. Kung natin punasan, sapagkat masasarahan po yung labasan po ng pawis sa ating pong mga balat. Bayaan nyo lang po siya, di bali pong mabasa, talaga pong ganyan, para yung lahat po ng mga toxic sa ating katawan lumabas. Lalo halimbawa, kung ikaw po ay dati pong naninigarilyo o dati pong mahilig po sa alak o ano man, meron kang asthmatic, ilalabas ng ilalabas po yan. Ayan po, nakikita po ninyo yung tulo ng aking pawis, ano, para po akong manok na nakasala. Talaga yun po talagang yung steam talaga na suob sa matatanda. Pero ito po, meron na po siyang kasamang asin. Sa loob po ng 30 minutes, makikita ninyo yung kaldero, kukunti pa lang po yung nakabukas. Ibig sabihin, mainit pa po yung nasa loob. Hanggang sa yan po ay totally bukas na, na kaya natin tagalan, doon po matatapos yung itong ating steam. Ang bahay, 40 minutes na po na nakakalipas, kaya open na po yung ating kaldero. Meron po tayong dapat palang nasandok. Ito po ang naiwan po dito sa loob, kaya hindi po natin nakita kangina. Kaya sa ating pag-i-steam, dapat meron tayong itong sandok na maliit, panghalo para sumingaw pa yung init nitong ating tubig na may asin. Kaya habang sumisingaw yan, absorb pa rin ng absorb po ng ating katawan po yung mainit na tubig, pati na rin po yung ating asin. Kaya gumiginhawa lalo ang ating pong katawan o pakiramdam. At tabi po natin dapat po yung ating pong bimpo para po doon sa ating pagpupunas. Ubus na po yung singaw po ng ating tubig na mainit na may kasama pong asin. Itong ating pong bimpo, ilulublog po natin dito sa mismong pinag-istiman. Dahan-dahan lang po, medyo mainit pa po yung tubig, baka po mapasok pa ang inyong pong kamay. Hanggat kaya po nating tagalan. Ito po, magpupunas time na po tayo. Tagaktak pa rin po ako sa pawis. Ito yung ating pong bimpo. Pagka po na, pagka lagay po natin sa tubig po na mainit, ganyan lang po ang gawin natin para hindi tayo mapasok. Hintayin muna natin medyo lumiglamig ng konti. Tsaka po natin ito ipupunas sa ating pong muka. Yung kaya po nating tagalan po yung init. Para noon, pagkatapos natin mapunas dito sa ating muka, ilalabas po natin yung ating ulo. Pati tenga, lahat na yan. Leeg. Yung matatansya natin na lalabas yung ating ulo, yung possible na mahanginan. Tatanggalin po natin itong unang ipit para mailabas po natin yung ating ulo. Yan. Unti-unti po nating ilalabas po ang ating ulo na hindi po nahanginan. Ayan. Pag nailabas na po natin yung ating ulo, ililipat po natin yung upuan, naalisin po natin sa kaldero. Take note po, maging maingat po tayo na huwag pong masingawan. Hindi po ang ating kumot, kaya permis pa rin pong nakalaylay ng ating kumot para close. Yung pawis, galing po sa akin yan. Kaya doon po sa mga nag-i-steam, ganyan po ang expected po natin na magiging marami pong pawis. Sa paraan po ng ating pagpupunas ng ating pong katawan, una po ay tutubog po natin ating bimpo doon sa dulo. Katapos po niyan, ating pong papalipitan para magparehas po ang init. Yung kaya po nating tagalan yung ating init, at pupunasan siyempre natin yung napunasan natin ating leg, yung ilalabas ng ating katawan, itong ating dibdib. Yan. Lahat po ng ating pupunasan, yan po ating ilalabas. Kilikili, siko, balikat, kapunas, lalabas na po natin yung unti-unti. Ganun din uli. Tubog uli. Tapos, palipit para magparas po ang init. Saka po natin pipigain. Pupunasan naman po natin. Ito naman pong
kabila. Kabilang braso. Pagpunas po natin ang kabilang braso, ang dibdib, ang likod, kilikili, nilalabas natin po ulit. Ayan. Ganyan na po mga kasambahay po ang ating pagpupunas. Unti-unti. Lahat po ng ating surface, itong lahat po ng ating nakalabas, tandaan po ninyo, hindi natin bibiglain yung pagtanggal po ng kumot. Ganon din uli. Hanggang sa matapos. Sa hita, pati na rin po sa likod. Yan. Kung mo tayo po ay nagsosolo, ganyan po gagawin po natin. Kaya kung meron po kayong libag, tanggal po yan. Sa pamamagitan po nito. Steve. Ayan. Isa pa po, mga kasambahay. Ayan po. Naitubog natin ulit. Pupunasan po natin ang ating pong balakang. Ayan. Pati siyempre, yung ating pong masisela pong bahagi, pupunasan din po natin yan. Wait, hindi lang po pwede ipakita dahil masyado pong brutal. Kaya yun po ang gagawin po natin mga kasambayan ho. Hanggang doon po sa kaduluduluhang daliri ng ating paa, pagpunas, open, sa kumot. Mga kasambahay. At yun po ang paraan po ng pagpupunas, tandaan po natin yun. Punasan natin yung hita. Hita. Balakang. Ati pong kwit. Lahat yan. Wala po tayong hindi po pupunasan. Ito nga punas. Tubog ulit. Doon po sa mga merong rayuma, babagalan po natin ang punas dito po sa ating tuhod. Yan, na medyo mainit-init pa. Kasi pati rin po itong ating sugpungan. Diyan po kasi siyempre ang gagalingan po natin ng rayuma. Diyan po masakit lagi. Pagka malamig na uli, tubog na uli sa tubig na mainit, na may asin. Ayan. Papabaran po natin uli. Punas. Kaya doon po sa mga may edad na na may rayuma, ito po ang the best po na gawin po ninyo. Ayan. Diyan po nagkakarayuma po ang ating po mga matutanda. Ito po mga kasambahay, huwag po natin kalilimutan. Ito pong ating paa. Ayan. Ito po kasi ang refleksyon po ng ating puso, pati na rin po ang ating baga, itong talampakan. Ayan, huwag kalimutan. Pasensya na po sa aking pong paa. Paa po kasi na magsasaka, kaya medyo pangit po ang itsura. Ayan. Yan po ang proseso. Ayan. Nating kalilimutan po nasa ng ating pong talampakan. Ayan, para reflex po yan sa ating pong puso. Kahit nagpunas po ako, diretso pa rin po yung abos ng ating pong pawis. Pero sa ganyan pong pamamaraan po, ang kailangan po natin gawin, magdamit din po tayo. Sama po yan yung ating pagdamit. Tuloy-tuloy lang. Talaga po talagang papawis at lalabas pa rin po ang ating pong pawis sa ating pong pag-i-steam. Pero magaan po ang pakiramdam. Ayan po, tapos na po tayo magdamit. At ang jacket pan sa ating panloob. Huwag po natin kalimutan po na mag-jacket. Yung po jacket po na nag-a-absorb po ng pawis. Huwag po yung plastic. Kasi pag nag-jacket kaya, diretso pa rin po ang pagpapawis natin. Tuloy-tuloy lang. Parang nasisip-sip ng jacket yung ating pawis. Pagkabasa na po yung jacket natin, palitan po natin. Na-jacket din ulit. Mga kasambahay. Okay. Kaya kailangan po, dati po mga kasambahay, kayo po mag-i-steep, mag-iwan na po kayo kagad po ng tubig. Yung natural po na tubig, ano ho, hindi po yung tubig po na malamig. Iyon na lang po sandali. Sa tabo, man sa ito, yun yan eh.
Dahil po sa dami po ng tubig na lumabas sa ating katawan, natural lang po na tayo po ay uhawin. Ito po yung gamit po ng ating sandok. Bukod sa panghalo, ito pandampot po natin ito sa ating kumot na pinagpawisan. Kaya kung meron po itong COVID virus o itong COVID-19, tutubog natin dito sa mainit na tubig na merong asin. Yan. Ito pinaka-disinfectan po natin. Kaya patay kang virus ka. Tingnan natin kung makalusot pa yung virus na yan. Takpan po natin para hindi sumingal. Kulong ang virus. Pagkatapos po natin mga kasambahay na okay na lang po lahat, na yung ating kumot ay nalagay na po natin doon sa kaldero, nakadamit na tayo at nakajakit na, huwag natin kakalimutan na pumasok sa ating kwarto. Papasok po tayo sa kwarto, walang electric pan, walang aircon, walang tubig na malamig, pwede po yung natural water, pwede po yon. At kung tayo po ay kakain, kung kayo po ay nagkakamay, gagamit po tayo ng kutsara. Ilang oras po tayo sa kwarto? Sa kwarto po natin, kung meron po tayo halimbawa dyan na CLR, mas maganda, nasa 16 hours to 17 hours, dyan po tayo magpapahinga. Tandaan po ninyo, titiisin po natin muna yon. Ngayon po ay oras ng, anong oras na ngayon? Quarter to nine. Maliligo po ako ng tanghali na. Ganon. Pagkaligo po natin mga kasambahay, pwede na po tayong magpan. Number one lang, pero nakaswing siya. Huwag po focus po sa iyo kasi normal pa yung ating pong katawan. Huwag na po muna po yung aircon, mga kasambahay. At syempre, sa ating pong tubig, pwede po yung hindi mo po masyadong malamig na tubig. Yung maaari, kahit natural pa na water. Para hindi po mabigla ang ating pong katawan. Tayo ay nasa kwarto na at tayo po ay masi-CR. Pagka po yung kwarto natin ay may CR, wala pong problema. Pero pagka yung kwarto po natin ay wala pong CR, pwede po tayo magdala po ng arinola. Lagyan na po natin ng tubig. Kung kayo po ay iihi, doon na po tayo umihi. Kung tayo natin tubig, ganun din naman. Tisil lang po natin. Lagyan lang po natin ng takip. At yun lang naman po ay ilang oras lang naman po yung ating titiisin po na yun. Para hindi po tayo makalabas po ng ating pong pinto, kailangan sarado po ang ating bintana. Sarado po yung singawan po ng ating hangin. Hindi lang po yung masyadong kulob na kulob. Ano ho? Para lang po tayo maging mapag-ingat. At ganyan din naman, tayo po ay kakain. Siyempre, paalala lang po tayo sa ating mga kasama sa buhay, sa ating pong asawa. Ano, na dala lang po tayo ng pagkain sa ating kwarto. Siyempre, manatili pa rin po yung ating social distancing. Kung sakali na meron akong COVID, hindi na mahawa ang aking asawa at anak. Pinaka-the best po mga kasambahay pagka po tayo ay nasa kwarto na at tayo po ay naiinip, pwede po tayo manood kay Brother Eli sa UNTV para po yung ating spiritual naman ay gumaling kasi ang tao po ngayon ay marami po sakit sa pananampalataya. Makakatulong po ito si Brother Eli. Kaya lahat po noong ating pwedeng itanong, makakapagtanong po kayo sa kanya po ng live. Yun po, anyaya po natin niya sa ating po mga kababayan na samantalang tayo nasa loob po ng kwarto para hindi po tayo mainip, pwede po tayo manood ng TV, pwede tayong humawak po itong ating gadget. Opo. At lalo na siyempre, nakinig na salita ng Diyos. At lalong maging effective lahat yan para lalo tayong gumaling ang panalangin po sa Panginoon Diyos. At yan po, hanggang dyan po mga kasambahay po, ang aking po nga na-share po sa inyo yung paraan po ng pag-steam na nagsosolo. Sana huwag po natin kalimutan po na mag-subscribe at makatulong po ito ng marami. At sana pakiusap po natin sa ating mga kababayan na nakapanood po nito, i-share po ninyo sa inyo po mga kaibigan, matulungan po natin sila. Malay po natin, baka ito na po yung ating sagot sa ating panalangin sa Diyos, itong natural na healing. Tandaan po natin mga kababayan, sa panahon ng kagipitan, kailangan na po natin gumawa po ng ating paraan. Ito naman po yung paraan at the best na amin po nga lalaman at siya na po namin isinishare po sa inyo. Sana po makatulong po sa inyong lahat at lagi po natin panalangin po sa Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan po natin na sumusubaybay nito. Tulungan niyo po sana kami manalangin na sana ito ay mapansin po ng ating pamahalaan.
Ako po si Kuya Berhel Bunag, at hindi po kasama po natin si... Si Berhelio Bunag Senior. At hindi siyempre, hindi po mawawala ang ating pong nanay. At imbisa, kaya po kami magkakalayo para manatili po ang social distancing. At sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapaalam po sa inyo. Abangan nyo po ang aming pong susunod po na episode. Ito pong part po ng ating pong pag-i-steam. At minsan pa, marami pong salamat. Sana po ang pakiusap po natin. Sana ituloy-tuloy po ang ating pananalangin po sa Diyos. At sana samahan po tayo ng Panginoong may kapal. Magandang araw, magandang gabi. Salamat po sa inyong lahat. Salamat.